Actually, ang ganda ng question niya si 819 Full Chicken 44. Nakakagutom yung ano niya, no, pangalan. Si Full Chicken 44. Ayan. Ma'am, sir, any advice po for Gen Zs para maging financially free? In my case, for sure, isho-shoulder ko mga utang ng mga magulang ko in the future. Ha, ha, ha. Ayan, may tawa pa. Ayan. Naku, alam mo, ano, nakaka-relate ako dyan kasi sumabit akong Gen Z. Millennial Gen Z ako. Baki Gen Z, pero millennial ako. Ayan. Actually, isa sa mga natutunan ko, kasi ano rin ako, sandwich generation din ako eh. Isa sa mga natutunan ko talaga over the years, kahit na ano pa man yung financial status ng family, pag tira ka para sa sarili mo, importante yun. Kasi darating yung time, di ko alam kung si Full Chicken single, ay hindi, Gen Z nga eh, no? So baka single pa siya, no? Darating yung time, magkakaroon ka rin ng ibang mga desires mo in life, magkaka-family ka. So pag dumating yung time na yun, importante may hawak ka. Kasi hindi ka makakadiscarte on your own nang ipit na ipit ka rin sa finances. Importante magtira ka para sa sarili mo. Yung ano nga, no, yung sinasabi natin sa personal financial planning, yung talagang complete house ng financial house, yung may savings, emergency fund ka, insurance, then later on investments. Pero hindi siya basta-basta madaling gawin kapag nasa sandwich generation ka. Okay lang yun basta step by step. Pero in summary, importante magtira ka para sa sarili mo. That's the pinakaunang-unang pwede kong ma-share sa mga Gen Z. Ayan. Sige po. Marian and Sir Fitz. Sa akin, dalawa lang. Number one, dalawa pero medyo mahirap. Number one, ask your parents magkano ba yung utang na pinag-uusapan natin. Mm-hmm. Kasi mahirap na alam mo lang na may utang pero hindi mo alam kung magkano. Okay? So, akala mo, oy, meron na akong natabing 250,000. Eh, 1M pala yung utang na isho-shoulder mo. So, tagilid ka doon. So, dapat malaman mo kung magkano yan. Number two, gumawa ka ng financial plan at you should be willing to follow yung financial plan na gagawin mo. Okay? Kasi mahirap lang na, oy, nagtatabi naman ako, sir, ng ano, ng 5,000 per month para sa pag-shoulder ng utang ng magulang ko. Pero sapat na ba yon? Hindi natin malalaman yon unless magko-compute tayo at unless malaman natin kung magkano ba yung utang na pinag-uusapan natin. And be open din, baka may kapatid ka, no, na willing tumulong sa'yo kasi yan naman ay pinagtutulungan sa inyong mga anak. Okay? Mm-hmm. Okay. Ako, Full Chicken, siguro, assuming na Gen Z ka, isa sa mga magandang gawin habang bata ka is to ano ba yung mga pwede mong pagkakitaan. So build multiple sources of income. Continue learning. Marami kang skills na pwede pag-aralan na usually hindi mo aakalain. Useful pala siya sa'yo in the future. So it's a good time to learn new skills. Ayan. Kasi lalo na kung may trabaho ka na, so may pera ka na para mag-enroll kung sa ano-anong courses, di ba? So, dun yung i-advise ko sa'yo dahil hindi mo masasabi isa sa mga skills na natutunan mo. It could be very useful in the future pagdating sa pagninegosyo or gusto mo maging freelancer or self-employed, etc. So, yung ito siguro one last, no? Yung utang ng magulang, legally speaking, hindi mo siya kailangan bayaran. Pero siyempre, kailangan, ano siya? Tumulong. Part siya ng tulong. Ang sa akin is, mababayaran mo yan, pero kailangan as early as now, ay tinutulungan mo rin yung parents mo na maging financially smart. Kasi, mahirapan ka kung hanggang ngayon very reckless sila with their finances. So part of it is tutulungan mo rin sila kung paano yung tamang paggamit ng pera, tamang pag-manage ng pera para kung ano man yung existing na lang utang ngayon ay hindi na malagdagan. So yun yung ano. At syempre kung may mga kapatid ka, di tulong-tulong kayo pag-usapan nyo. Kaya kailangan talaga kailangan talaga ano, no, i-normalize natin yung nag-uusap tungkol sa pera sa pamilya. Yes. I-educate din ang parents, pero sa culture kasi natin ngayon,
minsan ano matigas ulo nila pero ano paunti-unti pag na-open naman yung ano nila isip nila dun sa sinasabi natin makikinig at makikinig naman sila sabi lang natin ng maayos kasi ayun sabi yes. nga po na sabi ni Full Chicken 44831 malaki daw ayan malaki daw yung pinag-uusapang utang ayan so yeah actually oo malaki ang tanong is kanino saan di ba kasi kung kuwari, loan, car loan, sa bangko, etc., ganyan-ganyan. So, syempre, ano na tayo, ah, magiging ano tayo, honest. Ah. Kuwari, may nangyari sa parents mo, yung mga anak, hindi nyo actually required na bayaran yung iniwana loan. No? But syempre, lahat ng nakataling assets dun sa parents mo, pwedeng makuha. Oo, marimata. No? But, yun nga, quote unquote the good news doon is ikaw hindi ka financially obligated na bayaran yung utang no so maraming aspects in your case Full Chicken I think we can give you more concrete answers and strategies kapag nagpa-consult ka so yes. kung willing ka na makipag-usap one-on-one yan you can just email us at admin@wealtharki.com sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood no. Maganda yung mga tanong ngayon eh no, may very varied. Yes. But kung gusto niyo talaga ng alam niyo, klaro at saka maganda na solution do sa financial concerns niyo, kailangan talaga may consultation kasi hindi tayo pwedeng mga generic answers no. Mga yes. general answers lang naman yung na ibibigay namin sa inyo ngayon. So, iba pa rin kapag alam namin yung exact situation. Yes. Ninyo.